Nag-babysit ako, kung may kita nyo doon sa phone ko. Andiyan yung sister ko. Alis na kami. Mukhang malilate ako. Hi guys! Ano ba? Good afternoon sa Happy Monday. It's September 13, 2021. So, nag-babysit ako, kung may kita nyo doon sa phone ko. Andiyan yung sister ko. Ayan yung ginagawa. Nag-vlog ako, bebe ko. Pakita ka, bilis. Hi! Ayun, hi vlog! Hi vlog! I can see! Where are you? Ayan siya. Ah, dilim. So, yung mga aking sibling. So, ano to? Long distance babysitting. Nagreklamo siya. Wala ka tripod. Naka-order ka lang kasi ng tripod. Wala, di pa dumadating. Naapektuhan yung delivery through due COVID. So, yung mga family ko, wala sa bahay. So, mag-isa lang siya. She's only 6 years old. And yung siblings ko and also yung mom ko, wala sa bahay dahil nagpa-vaccine sila today. Second dose nila, Pfizer. And also today, I'm waiting to Greg kasi may vaccine din ako today. So, akin naman, first dose. Si Greg kasi tapos na dun sa kanyang vaccine. So, ako na lang. Pero dapat talaga, yung aking vaccine is sa October pa. Eh, si Greg, nagmamadali na. Siguro, worried na rin kasi. Alam nyo na, dumadami talaga yung variant ng COVID, which is dun siya natatakot. And also, ang dami kong friend ngayon na halos may COVID, which is nakakatakot kasi alam mo yun, nakikita ko sila nagsuffer and then alam ko mahirap, di ba? Mahirap mag-risk. Pero ayun, so waiting ako kay Greg, papavaccine ako. And right now, hindi pa ako nag-breakfast kasi nakatapos ko lang mag-walk. Nag-walk lang ako. And then, tinumagan na ako ng kapatid ko na mag-babysit daw ako. Dapat talaga yung mag-babysit ngayon yung ate ko. Eh, tulog pa. May anak din kasi yun. So, ako na lang. Pangalawang beses ko na nag-babysit sa kapatid ko. But na hindi siya matakotin. They can see you. They can see you. What can you say, Kathleen? Subscribe, my sister. Just try na ako. That's so very nice. Kailangan ko lang siya i-watch over kasi wala siyang kasama. Kailangan ko talaga siyang bantayin. Pinala ko nga yung gate para ba sure. Bago lang kasi kami sa neighborhood, bumili kami ng bahay sa Pinas. So wala pa siyang kakilala o wala pa silang kakilala doon dahil kakalipat lang nila. So taga Makati talaga kami pero ngayon sa iba na kami nakatira, hindi na sa Makati. Yung babysit na ngayon na yun, naglalaro kami sa phone din. Guys, mag-lunch na ako and she's still here. Why you're so quiet? Sabi niya ganun. Magda-lunch ako dahil pagdating ni Greg. 3 pa naman yung appointment ko. So medyo maaga pa naman, maaga pa. Ano parang ba? Mag-go-on pa lang. So kaya pa. So meron kami kagabi na in-order na food. Which is vindaloo, my favorite. Then my rice, pero konti na lang yung rice. Ito yung aking breakfast. Nagbanana lang muna ako, pero hindi enough yung rice. So, maraming rice. Kung nakita niyo yung vlog ko before sa Gold Coast, meron ako doon na vlog na nagluto ako ng vindaloo. Di masarap. I'm still babysitting. Kasi yung ate ko hindi pagising. Malapit na ako magpa-vaccine. Mga kapatid ko daw, mahaba daw yung pila. Kaya itong isa, isa pa rin. Magugugas lang ako dahil si Greg parating na. 1:30 na kasi. Bilis ang oras. 1:30 na and I hope, I'm really hoping na lang side effect yung vaccine. Pero most naman nakakilala ko, parang wala naman yung side effect. So, hoping na safe lang. Oh, ito na yung aking bag. So,
So, iintay ko na lang si Greg. Nag-chat naman siya na haran. Kailangan daw pag balik niya or pag uwi niya dito, naka-ready na ako dahil he's running late. Pero trip pa naman eh. Hindi naman siguro wait niya. Check ko nga yung location. Kasi alam ko 30 minutes away from here lang naman yun eh. Hindi naman siguro kami malilate. Huwag naman sana nakakahiya. Ayoko pa naman nang nalilate. Nahiya talaga ako pag nalilate ako. And also, ayoko, ayoko gawin yung Filipino time dito. Huwag natin gawin, di maganda yun. Di magandang habit ang nalilate. Kaya, okay, we'll see kung gano'n siya kalayo. Pero kung 30 minutes lang naman, makakaabot pa. 30 minutes away lang naman pala. Makakaabot pa. Lahat kami sa family, yung mga sibling ko, lahat kami Pfizer. Pero si Greg, Astra siya. AstraZeneca yung nabigay sa kanya before. Kasi that time na nagpa-vaccine siya, yun din yung araw nag-change na pwede na siya kumuha ng Pfizer. Pero wala, naturukan na siya ng Astra. So, I mean, he need to continue yung Astra. Pero may pinag-uusapan sila ngayon na booster shot. Pero hindi pa yun sure, di ba? Kaya sabi ko, take it easy kasi hindi naman kami nalabas ng country. But you still can tell. Kasi nga, di ba, hindi mo naman nakikita yung kalaban mo. That's why we need to be careful. Kaya ito na ang ating new normal talaga. Nakakasad, no? Nakakasad, sobra. Kahit sabihin mo na we just need to accept na lang, mahirap. Kasi lalo hindi naman ganito yung nakasanayan natin. Guys, so ito na si Greg. Paalis na kami. Mukhang malilate ako. Mukhang malilate ako. Dagot. Nag-toilet lang siya. Oh, today pala. Ah, okay, okay. Now I get. Kalimutan ko. Buti lang naalala ko. Kasi may nakita ko ditong stop. So, I think. Ayun, nagpa-tinted siya ng bintana. So, tinted na yung bintana namin. Kasi, ayun, meron din sa other side lang. Ayun, do not wind down. So, bawal siyang i-open. Then after this, I'm done. After this, we are going to the observation. Okay. Okay. Thank you. Guys, done na ako. Ngayon nahanap ko sa naman yung nakapark si Greg. Tapos na, medyo parang init sa pakiramdam nung injection. So guys, I'm done. It's more than 2 weeks away. You're the one who booked it. It's like 4 weeks away. No. It's alright. So we're done. We're vaccinated. She's still alive. Thank God. I was worried. I was so worried. It feels like you won't be dying. Oh, God. So honey, tell me, what is your first reaction to your first dose? We'll see what's going to happen to me. We'll see the difference. I had no real reaction because I took water and Panadol, remember? That's what they told me. If you feel dizzy or lightheaded, just take. Yeah, no reaction. But you don't have reaction like headache. You have headache. On the second night, I did. Remember, we went to Diane. That's for dinner. Yeah. And I woke up at 2 a.m. with a little bit of a headache. Yep. But that was about it. I was okay. That's all. Yeah. But he had a AstraZeneca. So very different vaccine. I had Pfizer, which is a strong one. So what happens if we have a baby now? I've been done with AstraZeneca, you've been done with Pfizer. What could it mean to the baby? They said the baby can get the, what's it called for the mom? The immune system. Antibodies, yes. Antibodies. So we'll see what's gonna happen to me after, I mean today. But I don't Guys, if she never blogs again, she died overnight. Well. Stay tuned tomorrow. Watch tomorrow. See if she's alive or not. Stay tuned if I'm still alive. That's the vlog all about. Pero ayun guys, so far okay naman siya. Wala naman ako nararamdaman ngayon. But it feels hard. Dun sa part lang na in injection. Oh, did you do it on the left shoulder? Did you? I did it on the right shoulder. I'm like, it's a long needle. So. And ayun, mainit yung pakiramdam nung injection. Parang weird nga. Pero ayun, so far ngayon, okay naman ako. So, we need to stay there for 10 minutes para to make sure you don't have a reaction. You don't have any reaction or you're not gonna pass out. Diba? Right, honey? Yep.
So, ginagawa talaga nila yun dito. Nakita ko sa inyo yung kanyang ginagawang project. Project! Malaki na yung improvement. Nasa labas pala siya. Ayan o, tignan nyo. Diba? Ang laki na ng changes. Siya naglagay lang yan lahat. Ayan siya, may kausap siya. Tumulong naman yung son niya nung Father's Day, pero yung pagbubuhat lang, pero yung lahat-lahat na halos siya na yung gumagawa. Hindi ako makatulong kasi mukhang wala akong maitutulong. Tiyatry ko naman i-ask siya kung gusto niya ng help, sabi niya, no need na. Been 2 hours na after ng vaccine ko, and so far, so good. Medyo masakit lang yung... Medyo masakit lang yung arm ko, pero other than that, wala na. So, tinanggal ko na rin to. Binigyan nila ako ng pink na bracelet. Then, nilagyan nila yung time, which is 3:20 kanina. Fuckers! Binigyan nila ako kasi 10 minutes. Okay? Yeah, 10 minutes. Kailangan mo mag-stay doon after ng vaccine mo to make sure na hindi ka nagkakaroon ng, you know, side effect or hindi ka mahimatay na nasa road ka. So, kailangan mag-stay ng 10 minutes doon. And, ayun, mag-dinner na ako. Maaga ako mag-dinner. Ano na eh, 5 o'clock. Yes, noon. 1.5 hours pala after ng vaccine ko. Tignan natin yung, so worry nyo. Tanggalin ko lang yung aking, ayan, dyan siya. Tanggalin na natin yung kanyang cotton. So, naman, okay naman siya. Hindi naman siya feel na sore. Which is good. Good sign. Ayan, tinanggal ko lang siya. Vaccinated. Feeling. So, ayan. Tignan natin kami. Okay naman. So, pinili ko dito sa side na to. Kasi dito, usually natutulog ako ng pa-side and straight. Hi guys! So, it's already... Hinihingal ako kasi... Nasayaw-sayaw lang ako. Parang hindi binaksin ano. So, it is 7 PM na. So, yung napansin ko sa arm ko is... Maga. Makita niyo ba? Huwag ako mapapansin niyo, pero maga siya. Ito. Basta dyan, maga siya. Pero so far yun lang. Yun na lang, maga lang siya, pero okay naman ako. Pero I hope tomorrow wala siyang... Wala siyang maging, you know, worse side effect. Pero overnight lang ba yun? Hindi ako sure. Pero i-update ko kayo guys tomorrow kung ano na yung feeling niya overnight. Hi guys! So, it's Tuesday today. So, like what I said last night, i-update ko kayo today kung kamusta na ba yung pakiramdam ko. So far, yung nakita ko lang na naging side effect sa akin is masakit yung arm ko, which is kung saan siya nag-inject. But other than that, overall, I feel good. So, I don't think meron akong yung iba kasi may mga worse side effect talaga, which is ako wala akong ganon, wala akong headache, which is sigurang nagka-headache sa Astral. So, wala akong headache. And ayun lang, medyo uncomfortable lang yung pagtulog ko kagabi dahil nga masakit yung arm ko. Talagang mararamdaman mo siya, parang siya nagpipintig, ganun yung feeling. And sabi nga ni Greg, dapat daw nilagyan ko ng yellow. Pero sabi ko, sinabi niyo na sa akin na napatulog na kami. So, I rather not to do that. So, ayun guys. Ilan naman yung aking update today. And ayun, happy Tuesday everyone. Ito, meron akong tilapia dito. Frozen kasi siya. Wala silang fresh dito. Pakita ko lang sa inyo yung aking magiging lunch. Ayan. Malaki yung tilapia. Kaya para pang tatlong tao yan. Kaya lang wala naman akong makasama kumain. Kaya ako na lang mag-isa. So, ayan, don't mind my face. So, today, dapat may check-up kami ni Greg. Pero, other naman yun. Pero, ayun, na-cancel dahil wala yung aming doctor. And, namamalat pa rin yung aking lips, as you can see. Ang pangal, mag-zoom. Mag-zoom, wala. So, wala talaga sa condition yung face ko this past few weeks talaga. Hindi ko alam kung bakit. Nag-breakout ako sa pimple. Update ko lang kayo sa aking scenario today. And, I feel good. Walang nagbago yung arm lang. Pero nag-ano siya, nagiging okay naman na siya. Last night lang yung medyo masakit. Pero ayun, wala na. Siguro naman, ano lang naman to, no? Wala nang mangyari after. So ayun, yung aking next vaccine is on October 11.
So medyo matagal-tagal pa. And ayun, nagmadali talaga si Greg na magpa-vaccine ako dahil may pupuntahan kami next week. Dito kasi sa Australia, may ibang establishment na parang hindi nila i-allow kapag hindi ka vaccine. Nagkakaroon na lang ganun dito na rules. Pero hindi pa ako syempre dun nila i-allow kasi one dose pa lang ako eh. Mostly two dose talaga yung nire-require nila. But ayun, malapit naman na. Makakagala na tayo soon. And ayun guys, thank you for watching my vlog. I hope na na-enjoy niyo siya kahit parang hindi mo alam kung saan siya papunta. Wala talaga ako sa mood, hindi ko alam. Parang akong laging pagod. I think pag ilang vlog ko na to na parang ganito lagi yung feeling ko. Parang akong laging pagod. And then hindi ko alam kung bakit. And ayan, may pimples na lumalabas. Dito, meron din ako dito bago. And ayun, nagbook na ako ng dermatology or nagbook na ako ng derma to make sure na to check kung ano ba nangyayari sa akin ngayon. Sana mawala na siya kasi yan talaga yung pinaka biggest insecurities ko talaga yung pimples ko. Baka meron naman kayo ma-recommend dyan. So anyway guys, thank you for watching my vlog and don't forget to subscribe and like and I will see you or we will see you in our next vlog. Bye!